Kamusta na po kayo and welcome back to the adventure of Wave 100. For today's video, isi-share ko kung paano ko in-install itong digital panel gauge ng aking Wave 100. Manood lang po kayo at ipapakita ko lahat ng aking ginawa. Una sa lahat, ililipat ko tong logo ng Honda at bracket ng turn signal light relay sa digital kasi walang kasamang ganito nung nabili ko. Gumamit ako ng mas maiksing tornilyo sa bracket para siguradong hindi tutukod sa board ng digital panel. Pag nasundot kasi ng tornilyo yung board, pwede itong masira. Mas maganda tingnan pag may logo ng Honda sa panel gauge, parang special edition na Wave 100. Next is tatanggalin ko naman lahat ng wires dito sa connector dahil di ko naman magagamit yung connector. Para matanggal ang pin sa connector, kailangan gamitan ng maliit na flat screw. Tutusukin lang ang maliit na pin na nagsisilbing lock connector. Sa instruction manual ng digital panel gauge, ang blue wire ay para sa tachometer or RPM gauge. Ang red wire naman ay sa clock, ang yellow wire sa fuel gauge, ang green wire ay sa negative, at ang black wire ay sa positive. Sunod naman na ililipat ko lahat ng bulb connection. Same lang naman ang mga butas ng indicators kaya hindi nakakalito. Kailangan ko rin tanggalin tong tatlong wires na nakatornilyo sa likod ng stack panel. Ito yung wirings ng fuel gauge. Kung saan ko tinanggal itong mga indicators, dun ko din ilalagay sa digital. Parehas lang ang posisyon ng mga indicators nilang dalawa. Meron ng built-in LED light ang digital panel gauge kaya di na kailangan itong dalawang panel lights. Di na din magagamit ang dalawang wires ng fuel gauge
itong black and blue, dahil sa manual digital yellow wire lang ang kailangan. Kaya babalutin ko na lang ang dalawang wire na to. Para mas malinis tignan, gumamit ako ng heat shrink tube sa pagko-cover ng fuel gauge wires. Tinali ko ang mga wires na di na kailangan gamit ng zip tie para di dumikit kung saan saan. Pinagduktong ko ang yellow wire ng fuel gauge gamit ang zip tie at heat shrink tube. Hindi ko na pinutol ang terminal connector ng fuel gauge at kung mapapansin nyo, wala akong pinutol na kahit anong wires na galing sa original. Para mas madali, pag gusto ko nang ibalik sa stock or original panel gauge. Sa instruction, itong black wire ang positive connection. Ibig sabihin, ito ang magiging switch. Pag dumaloy ang positive na kuryente dito, mag-on ang digital panel gauge. Kaya ito yung ikakabit ko sa accessory line ng ignition switch. Once na nakapihit na yung susi, automatic na gagana ang digital panel gauge. Para malaman kung saan ang accessory wire, gumamit ako ng tester. Kinabit ko sa negative ang negative test prod ng tester at pagkatapos ay chinek ko ang ignition switch. May dalawang set of wire ang ignition switch ng Wave 100. Yung isang set, dalawa lang ang wire. Ito yung black and red. Hinanap ko kung alin sa dalawang wire na to ang magkakaroon lang ng power pag naka-on ang ignition switch gamit ang test prod. Black wire ang accessory wire at meron na akong na-ready na wire para diretso kabit na lang. Nag-connect ako ng wire sa terminal ng ignition coil para sa digital tachometer. Dahil blue wire ang color ng wire sa digital panel gauge, blue wire na rin ang ginamit kong kulay dito. Nag-connect naman ako ng wire na may 10 ampere fuse sa positive terminal ng battery. Ito yung wire na papunta sa clock. Rekta ang connection ng clock sa battery para hindi ito mag-reset kahit naka-off ang ignition switch. Compatible naman at wala nang kailangan pambaguhin sa pagkakabit ng speedometer cable. Apat na lang ang natitirang wires na kailangang i-connect. Ang tachometer, clock, positive at ang negative. Para mas madaling magtanggal ng panel gauge, lalagyan ko ito ng 4-pin connector. Thank you.
Ngayon naman ay magkakabit ako ng negative connection sa frame. Ito yung kokonekta sa negative green wire ng panel gauge. Sunod naman ay ang connection ng accessory wire sa positive wire ng panel gauge. Kompleto na ang 4-wire connection, ang black wire na connected sa accessory wire papunta sa positive wire ng panel gauge, green wire na connected sa chassis or negative na papunta sa negative wire ng panel gauge, ang blue wire na connected sa ignition coil papunta sa blue wire ng tachometer gauge, at ang yellow wire konektado direkta sa positive terminal ng battery at papunta sa red wire or clock. Matapos kong maikonekta lahat ng wires sa panel gauge, inayos ko ang mga wires at ibinalik ko lahat ng dating electrical connection. Madali lang mag-set ng kulay ng display, oras, at kilometer per hour or miles per hour. Double press then hold button para ma-set ang lahat. Para mag-select naman, i-hold ng 4 seconds ang button. Okay na ang lahat ng connection. Test drive naman para malaman kung gumagana ang speedometer. Takbong chabi lang po muna. Hawak ko kasi ang recorder. Ride safe po tayo mga sir. Okay na po, gumagana naman lahat. First up to fourth gear, turn signal lights, high beam indicator, speedometer, at RPM gauge. Tapos na po ang another upgrade kay Wave 100. Thanks for watching, hanggang sa susunod na video po.